A, accept it. B, bargain with it. And C, compartmentalize it. Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. So, ito na naman po tayo sa panibagong session, sa ating tanungan session. So, again, kasama pa rin po natin ang ating chairman, si Sir Joma. So, very interesting, sir. Parang kakaiba yung question niya. So, how to achieve your goals in life kasabay ng mga personal challenges or struggles mo? Okay, unang tanong, ano ba yung personal struggle na pinapatungkol kaya? Ikaw, limbawa, pera ba? Pera ba? Pera ba yung personal? Pwede, pera, sir. Okay. Siguro pwede sa pera, sir, sa family, ganyan. Okay, yung struggle ay family. So, parang iset lang muna natin siya, no? Na ang struggle ay family, ang struggle ay ikaw, siguro, yung ikaw lang mismo. Oh, yes, sir. So, ano yung goal naman in life? Na pinapatungkol kaya natin, pera. O, oh, pwede. Pwede, sir. Oo, kasi halimbawa, ang goal natin ay para mag-improve yung relationship personally with your family. De, iba yung magiging sagot natin. So, ang iset na lang natin na ang pinag-uusapan nating goal dito ay pera. So, kumbaga, parang papaano mong ma-hit yung mga financial goals natin, no? Kasi iba-iba ang goals. Financial goals mo kahit na meron kang mga personal problems or struggles. Parang ganyan. For me, ano, parang lagyan natin ng ano, ABC. Yan na lang, para madali po nating tandaan. A, accept it. B, bargain with it. And C, compartmentalize it. Kaay Pro, kung ikaw ay may katanungan na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section upang mabigyan natin kasagutan sa ating mga susunod na episode. So, una, accept it. Parang nakakainis na sasabihin natin na accept the challenges and struggles na meron ka, di ba? Parang, yeah, obviously, kailangan mo siyang i-accept. Pero actually, alam mo, maraming tao na in denial pagdating sa mga personal struggles nila. Marami silang dahilan na sinasabi nila na hindi dapat nangyari sa akin ito, hindi ko deserve ito, di ba? Mabuti naman akong tao, bakit ko pinagdadaanan yung mga ito? So, kahit na napaka-obvious na sabihin natin na accept it, that is the first stage or first step na kailangan mong gawin, hindi lahat ng tao ay ginagawa yon. So, kailangan pa rin nating i-accept. I-accept natin yung mga personal struggles natin na yan. Ano ba yung mga personal struggles? Kung sabi mo nga, yung relationship with the family, nag-aaway kayo ng asawa mo, nagtatalo kayo ng magulang mo, may utang yung kapatid mo, kulang yung pondo sa negosyo, kahit na ano, na mga struggles mo. Insecure ka, nade-depress ka, may anxiety ka, hindi mo alam, wala kang path sa buhay mo, etc. Lahat ng mga personal struggles na yan. First step is to accept it. Ala tayong magagawa. That's it. Diba? Meron talaga yan. Walang taong wala. Meron at meron tayong lahat. So, hindi naman natin kinocompare yung sarili natin sa ibang tao, pero the first step is, you have to accept it. Kasi kapag hindi mo yan inaccept, hindi ka makaka-move forward. Parati mong sasabihin sa sarili mo na, I deserve better. Hindi dapat ganito, hindi dapat ganon. Hindi eh! Yun na yun. So you have to deal with it. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kulang yung skills mo, di ba? Lahat ng mga personal struggles natin na yan, just accept it. Yun yung kauna-unahan. Na okay, meron ako lahat ng mga ano na ito, yung mga tinik, sabihin na natin, mga tinik sa puso. Meron akong tinik sa puso na ito, but I have to move forward. Kaay Pro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. First, by accepting. Once na-accept mo na yon, now punta ka na doon sa mga next steps. Steps na. Ano yung unang step? You have to bargain with it. Bargain with it doon sa problema. Ano ba yung nagiging source ng personal struggle mo na yon? Kasi napakahirap kumita ng pera nang may baggage ka. Diba? Sabi nga nila, mahirap lumipad ang may baggage, di ba? Kahit doon sa karayom, di ba? Mahirap lumusot ang camel, di ba? Parang mahirap lumusot ang camel, bakit may baggage siya na sinasabi natin. So, ano yung mga baggage na yon? You have to bargain with them. Ito, ginagawa namin itong mag-asawa. Parate, no? Well, hindi ko naman sinasabi na siya yung personal hindi ko sinasabi na siya yung personal challenge ko. Actually, siya yung tumutulong sa akin sa personal struggles ko. Paano? By bargaining with it.
paano yung bargaining with it? Halimbawa, meron kaming problema pagdating doon sa financial goal, no? Doon sa negosyo, no? Doon sa negosyo, and then sila na personal, sila ang priority ko kasi ever since, lalo nung kinasal kami at lalo nung nagkaanak kami, sila ang priority ko. Ngayon, syempre, dumadating sa buhay natin na yung negosyo ay meron kang kailangan gawin. Na halimbawa, nag-i-struggle ang negosyo, meron kang mga kailangan gawin doon sa negosyo. Eh. Nakakain ng oras mo doon sa priority mo, which is your family. So, naglaban yung professional, siguro, and then yung personal na struggles ko, di ba? Kasi syempre, lahat may struggle, lalo kung lumalaki ang pamilya mo, etc., etc. So, paano namin yun pagbabanggain? You have to bargain with it. Paanong bargain? Sa akin, sinasabi ko, halimbawa, pag may problem, no? 2020, 2021, no? May problem. Sinasabi ko dun sa asawa, and up until now naman, di naman nawawala yung problem, eh, di ba? Pero yung mga moments, sinasabi ko dun sa asawa ko na ano, na parang mami o Mrs. Han, parang ganyan, no? Malaki yung problem natin eh. Kailangan kong pag-focusan yung business ko. Bigyan mo ako ng 6 months, at least. Na pagpasensyahan mo lang, kung hindi ko maibibigay yung oras na kailangan ninyo, kailangan ko kasing pag-focusan to, ito yung nagpapakain sa atin eh. You have to bargain with it. Kailangan may ano, may kumbaga, ano yung tawag natin? May equilibrium, di ba? Yung demand-supply, may equilibrium. Meron tayong nakagitna. Hindi kasi po pwede na pagbigyan mo yung sarili mo professionally or pagbigyan mo lahat personally. Hindi po pwedeng ano, mamili ka ng isa. Dapat may nakagitna kasi doon eh. Kasi buhay natin yan. Di ba? So, halimbawa, ikaw, saan ka halimbawa merong problem? For example, ikaw, personally, pwede bang i-share? Hindi naman, hindi naman, pero halimbawa, ikaw, halimbawa lang, bigay tayo ng example. For example, sir, saan na lang? Parang, yan lang sa financials. Oh, halimbawa, sa financial, sino yung problem? Ano yung personal struggle? Ikaw ba personally? Kasi minsan, alam mo, problem, ang isa sa mga kailangan makipag-bargain tayo talaga sa sarili natin. Kasi alam naman natin eh, na meron tayong kailangan tanggalin o meron tayong kailangang idagdag. Nga lang hindi natin siya nagagawa. Bakit? Kasi una, hindi mo ina-accept na may challenges ka and then na ito yung mga kailangan mong gawin. Ikalawa, hindi ka naman nakikipag-usap sa sarili mo eh. Kailangan makipag-bargain sa sarili mo. Ano yung kulang ko? O ano yung kailangan kong tanggalin? Halimbawa, may bisyo ka? Hindi ikaw, okay? Wala ka ng bisyo. Halimbawa, may bisyo ka? Kailangan mong tanggalin? Makipag-bargain ka sa sarili mo. Bigyan kita ng 3 months. Sabihin mo sa sarili mo. Bigyan kita ng 3 months. Huwag na muna tayong huwag na muna tayong gumastos sa ganito. Subukan natin. Baka may ma-save tayo. Okay, makipag-bargain ka sa sarili mo na mag-sacrifice ka lang 3 months, 6 months, aralin mo yung ganito. Kunin mo yung course na ito. And then tingnan natin after 3 months, 6 months. Doon kasi, after mo kasing maipag-bargain, doon mabibuild yung commitment. Doon mabibuild yung commitment mo sa sarili mo, commitment mo doon sa mga personal na issues, personal struggles na meron ka. And more importantly, mabibigyan mo yung sarili mo ng oras. Yung isa sa mga problem, sir, no? Parang yung current situation na hirap itanggapin ng isang tao. Kaya hindi makamove forward dun sa mga susunod. Correct. So, kailangan pagbarginan. Okay, ito yung problem ko. Ganito kalaki yung utang ko, etc., etc. Makipagbargain ka lang na for the next 6 months, 1 year, pwede ba na wag mo munang isipin yung utang? Pwede ba na mag-focus muna tayong dalawa? Soul mo, ikausap mo doon. Pwede bang mag-focus muna tayo? Ikaw yon mismo. Pwede bang mag-focus muna tayo? Pag nasabi mo sa sarili mo, okay, sige, focus muna tayo. Hindi ko muna masyadong iisipin yung problema. Focus muna ako doon sa ibang mga bagay. You have to bargain with it. Kasi after nyan, makakabuild ka na ng plan. Diba? Pag na-build mo na yung plan mo dahil nakapag-bargain ka na sa sarili mo or doon sa mga personal struggles mo, next na kailangan mong gawin ay compartmentalize. Doon sa episode 1, diniscuss namin ni Ma'am JD yun. Sinabi namin na doon sa episode 1 natin, no, lahat tayo ay meron tayong mga mask na sinusuot. Kapag umuwi ka sa bahay mo, mask ng pagiging anak.
kung nandun ka sa family mo, di ba? Pag andito ka, mask ng pagiging head ng finance, yun yung mask mo. Or mask ng pagiging boss, pagiging leader, pagiging entrepreneur, pagiging manager, etc. Lahat tayo may kanya-kanyang mask. Pumunta ka sa mga kaibigan mo, iba yung mask mo doon. So the next step, kapag may plano ka na, dahil nakapag-bargain ka na, is compartmentalize. Be sure na kapag andito ka sa trabaho, ang mask na naka-wear ay yung mask mo as employee, yung mask mo as a worker, yung mask mo na gumagawa ng paraan para doon sa mga problemang nasa bahay o para doon sa mga problemang personal. Kapag naman nandun ka na sa bahay mo, di ba? Kapag pumasok na ka ikaw doon sa bahay mo, eh wag mo naman na isipin yung trabaho mo. Yung mask na ng pagiging anak mo, yung i-wear mo doon. Okay? Kailangan magkaroon ng separation. Kasi kapag walang separation na gano'n, kailangan makita kasi natin yung beauty na tayo, isang individual, pero marami tayong mga roles na ginagampanan sa buhay. Di ba parang napaka-beautiful nung na yon na iba-iba tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ganon tayo kaganda, ganon tayo kagaling as human beings. No? So, kailangan mo i-compartmentalize yun kasi ganito. Kapag yung mga nasa bahay, personal struggles, personal challenges, ay dinala mo, halimbawa, sa trabaho mo, nayaan yung sa trabaho, sa negosyo mo, nayaan yung way mo para ma-hit yung financial goals na sinasabi natin kanina. Well, una, pagdating mo dito, mainit ulo mo. Diba? Pagdating mo sa work, diba? Work, job, business, etc. Work. Pagdating mo sa work mo, mainit ang ulo mo. Pag mainit ang ulo mo, maaapektuhan yun yung productivity mo. Pinatutulala ka, mainit yung ulo mo doon sa ibang tao, eh problema mo sa bahay yun, hindi sa trabaho. So ano yung mangyayari? Kapag distracted ka dahil doon sa mga personal problems mo, dahil dinala mo, ang mangyayari, hindi ka magiging productive. Pag hindi ka magiging productive, hindi mo mahihit yung financial goals mo. Dahil hindi ka mapag-isip ng maayos, hindi ka productive doon sa business mo, humihina na yung ng negosyo dahil nadadrag ka na ng problema. Kapag hindi mo na-hit yung problem mo, cycle yan. Mas iinit yung ulo mo. Mas iinit yung ulo mo at dinala mo, mas distracted ka. Mas hindi ka magiging productive. Mas hindi mo na naman ma-hit yung goal mo. And then maglo-loop na naman siya. Babalik na naman siya sa mas mahirap na, mas stressed ka na, na-depress ka na, hanggang mas hindi ka, alam mo yun, hanggang madrag ka na ng sarili mo doon sa mas hindi mo ma-hit yung financial goals mo. Parang sa sinasabi ni Sir Nano, no? Since paulit-ulit na ganun, nagiging snowball effect siya, lumalaki yung Parang even maliit na problema lang, lumalaki siya dahil yun nga, nagiging cycle siya. Bakit? Hindi nila in-accept yung problem na kasama doon sa dinideny nila na may problema. Diba? Halimbawa, utang. Diba? Ang utang, kapag di mo pinansin at hindi mo in-accept na may utang ka at kailangan mong pagtrabahuhan yan, lalaki at lalaki yan. Hindi nila ina-accept. Yung mga iba na in-accept nila, hindi sila nakipag-bargain. Hindi nila binigyan ng taning yung sarili nila na dapat ganito, dapat ganon. Ibig sabihin, walang plano na kung ano yung gagawin nila and then walang commitment sa sarili nila to pursue yung goal. And then after that, hindi sila nakapag-compartmentalize. So kailangan yung tatlo na yun, sir, magkakaano talaga. Isa sa mga parang essentials or criteria talaga, sir, no? Kung gusto mo ma-achieve ko naman yung goals, especially kung financial goals in life. Tama, napakaganda. So last sir, message natin dun sa ABC. Okay na. Accept it, bargain it, and compartmentalize it. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. Yun yung pinakaano natin, yung tamang gawin kung gusto talaga nating ma-achieve yung gusto nating goals in our life, financial goals, especially sir. No? So yun naman ang pinaka-main topic natin ngayon. Dahil sabi mo nga sir kanina, iba-iba yung iba-iba yung goals in life. So depende kung yung mga struggles din in life natin. So, yun lang po. I hope meron po tayo ulit natutunan sa ating session na ito. And thank you so much, sir, sa iyong time. And yun lang po. So, yun po sa susunod natin ng mga episodes.